Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Motor rider, hinangaan ng mga netizen matapos magsauli ng pera sa pasahero. Babaeng sineryoso ang katuwaang video kay Bonding, nagpa-wow online. Kakaibang papremyo ng bagong kasal sa kanilang mga bisita, trending. Dating wonder kid sa China, mas pinili umanong maging tambay. Ilang Filipino celebs kabilang sa most beautiful and handsome faces of 2023 na inilabas ng TC Candler. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, piliin maging mabuti. Yan ang nasabi ng isang motor rider matapos nitong ibahagi online ang kanyang naging karanasan ng makapulot ng pitakang may lamang pera at mahahalagang ID. Hindi kasi ito nagdalawang isip na isauli ang mga ito sa pasaherong nakaiwan. Ang kwento ng kabutihan ng rider na si Wilson, alamin sa trending report ni Pamela Adriano. Saludo ang maraming netizen sa isang motor rider dahil sa ipinamalas nitong katapatan. Kinilalang rider bilang si Wilson Dimo. Ibinahagi nito sa social media ang una raw na pagkakataong nakapulot ito ng wallet na may lamang pera at mahalagang IDs. Pagkukwento ni Wilson sa kanyang post, isang pasahero raw ang nakahulog ng naturang wallet. Mabuti na lamang daw ay may contact number ito sa kanyang mga ID kaya't natawagan niya ito agad. Saludo naman ang mga kaanak, kaibigan at iba pang netizens sa ipinamalas na katapatan ni Wilson dahil hindi ito nagdalawang isip na hanapin ang may-ari ng naiwang pera at mga ID nang agad nitong tinawagan ang pasahero. Komento ng mga netizen, sana raw ay dumami pa ang katulad ni Wilson at tularan siya ng mga kapwa niya rider. Sa ating next viral story, tapos ang laban. Sa tuwing may okasyon o kahit simpleng bonding lang ang mga Pinoy, hindi mawawala dyan ang videoke. Pero dahil alam naman nating natatangi ang talento ng karamihan sa atin sa pag-awit, hindi tayo mawawala ng kamag-anak na talaga namang tinatapos ang laban sa kantahan. Ganyan ang ginawa ng babaeng ito nang seryosohin ang katuwaang video kay Bonding with Siblings. Sabay-sabay tayong humanga kay Miel sa trending report ni Milly Borja. Sa mga handaan o simpleng gathering, hindi mawawala sa mga Pinoy ang videoke bonding. Kasabay niyan, hindi rin mawawala ang mga kamag-anak mong kapag humawak ng mic, mahihiya ka ng sundan. Tila ganyan ang nangyari sa TikTok video ng uploader na si Nika Santos, kung saan ibinahagi niya ang videoke moment nila ng kanyang kapatid. Ang talented singer na tampok sa video ay si Miel mula Binondo, Manila City.
na inawit ang kantang Vampire ng sikat na American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Ayon kay Nika, kahit alam na nila ang angking talento ng kapatid sa pag-awit, palagi pa rin umano silang pinapahanga nito. At biro pa niya, nakakapanghina pa rin talaga ng loob makipagsabayan sa magaling kumanta. Hindi naman syempre nagpahuli ang mga netizen at kanya-kanyang hirit sa viral video ni Miel. Ang ilan hindi maitago ang paghanga dahil sa kabila ng mataas na awitin. Mukhang effortless lang itong kinanta ng dalaga. Ang isang ito, nag-request pa ng full cover kay Miel na siya namang sinunda ng ilang netizens sa reply section. Ang viral video, umabot na sa halos 800,000 hearts, 1,000 comments at 4.7 million views. Sa ating next trending story, it's a prank! Inaaliwan ng netizens ang isang TikTok video tampok ang mga papremyong ipinamamahagi ng bagong kasal na sina Jeric at Diane mula Rizal. Ang mga nanalo excited pang malaman kung ano ang kanilang napanalunan dahil mukha namang bongga ang mga ito at nakasilid sa mga kahon o paper bag ng mga mamahaling brand. Pero nang malaman kung ano ang nilalaman ng kanilang prizes, hindi na rin nila napigilang matawa. Ano-ano kaya itong pakulo ng bagong mag-asawa? Alamin natin yan sa trending report ni Liway Abbas. Kung kayo ay ikakasal ngayong taon, marahil ay makakakuha kayo ng idea para sa mga pakulo na gusto ninyong gawin sa inyong wedding reception para magbigay saya na rin sa inyong mga bisita. Gaya na lang ng nakakaaliw na pakulo ng newlywed na ito na sina Jeric at Diane na talagang good vibes ang hatid sa kanilang mga bisita dahil sa kakaibang prices ng kanilang paraffle. Aba naman kasi, kung titingnan ang mga napanalo ng premyo ng kanilang mga bisita, tila mukhang mamahalin at social ang mga ito na kahit ikaw siguro ay excited na buksan ito. Nang isa-isa nang buksan ang mga napanalunan, hindi nila napigilang magtawanan dahil ang raffle prices isang prank pala. Sa bawat raffle prize, mayroong tsokolate, katingko, deodorant, malunggay at marami pang iba. Charles and Keith, parang wallet yata to ha. Charles and Keith Kat. Yes! Charles and Keith Kat, congratulations. Para sa inyo, nanalo ng massage package, magsigurado ako, tanggal sakit ng likod ko dyan. Dahil dyan, nanalo ka ng katingko. Yes! Isang set ng katingko yan ha. O isang set ng kami mo. Ang sarap sa likod yan. Hala! Si Mom nanalo ng Jo Malone. Ang swerte. Pakita mo kayong Jo Malone. Yeah! Dahil sa kakaibang trip ng bagong kasal, umabot na sa mahigit 100,000 views ang uploaded video sa TikTok. Para sa ating next viral story, henyo noon, tambay ngayon, college at 10 years old, graduate school at 13 years old, doctorate student at 16 years old, at matapos magkamit ng kanyang doctorate degree noong 2019 na sinundan ng 2 taon ng pagtuturo bilang isang lecturer, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa tinaguriang China's youngest graduate. Napakamot ulo ang mga netizen matapos mapabalita na ang naturang Wonder Kid piniling mamuhay bilang isang tambay. Ang kwento sa pagtalikod ni Zhang sa kanyang reputasyon bilang henyo. Tuklasin sa trending report ni Arnold Herrera. "180 degrees. Ganyan katindi ang naging ikot ng buhay ng dating prodigy at tinaguriang China's youngest graduate na si Zhang Xinyang. Sa mga taong nagdaan, naging matunog ang kanyang pangalan sa loob at labas ng bansa dahil sa angking husay at talino niya. At ngayon, muli siyang pinag-uusapan, hindi nga lang sa magandang dahilan. Si Zhang, mula sa pagiging lecturer sa Ningxia Normal University sa loob ng 2 taon, biglang nag-resign sa kanyang trabaho para maging
Tambay, sa edad na 28, walang trabaho, sinusustentuhan ng mga magulang at halos paubos na rin ang pondong naipon mula sa pagtuturo. Pero ang ipinagtataka ng marami, ano nga ba ang nangyari at bigla niya binitiwan ng lahat? Pag-amin ni Zhang, matinding pressure umano mula sa kanyang mga magulang ang naging dahilan kung bakit siya nawala ng interes sa kanyang propesyon. Napag-alaman na ang tatay pala niya ay gifted din. Ngunit sa kasamaang palad ay kinapos sa pondo para sa pag-aaral. Hinaing niya, isinilang siya sa mundo para lang ipagpatuloy ang pangarap na hindi naabot ng tatay niya, bagay na ikinakagalit niya. Sa huli, gusto lang daw niya mamuhay ng normal tulad na ibang tao, malaya mula sa mapanghusgang mundo. At para sa trending showbiz balita, ilang Filipino celebrities kabilang sa most beautiful and handsome faces of 2023 na inilabas ng UK-based TC Candler. Kung sino-sino ang mga nasa listahan, kilalanin sa report ng ating showbiz angel. Limang Filipina celebrities ang kabilang sa Most Beautiful Faces of 2023 na ilabas ng UK-based TC Candler and The Independent Critics. Pasok dyan ang aktres na si Andrea Brillantes na nasa 16th na pwesto. Ito ang unang beses na napasali sa naturang listahan ng dalaga. Number 21 naman ang sexy actress vlogger na si Ivana Alawi mula sa dating 6th spot. Hindi rin mawawala sa may mga pinakamagandang mukha si Liza Soberano. Ito na ang pang-siyam na beses na napabilang aktres sa taunang listahan ng Most Beautiful Faces. Siya ngayon ay nasa 28th spot. Mula naman sa dating number 51, umakyat sa 45th pwesto si Janine Gutierrez. At sa unang pagkakataon, napabilang sa listahan ang 21-year-old singer-actress na si Belle Mariano. Siya ay nasa rank 71. Ang South Korean-American singer na si Nancy McDonnie na dating miyembro ng K-pop group Momoland ang nanguna sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces of 2023. Samantala, di rin papahuli ang ilang Pinoy personalities sa listahan ng 100 Most Handsome Faces of 2023 na ilabas ng TC Candler. Hashtag P-pop represent! Sa kauna-una ang pagkakataon, napabilang ang dalawang miyembro ng P-pop Kings, SB19. Ang main dancer ng grupo na si Ken Suson nasa number 34. Ang lead rapper namang si Josh Cullen nasa rank 71. Habang highest-ranked Filipino personality sa 100 Most Handsome Faces of 2023, si Kyler Chua ng global pop group Horizon. Siya ay nasa 27th spot. Habang pang 58 naman sa rankings ang kanyang kagrupong si Racer. Ito rin ang unang beses na napabilang ang dalawa sa naturang listahan. At ang itinanghal na Most Handsome Face of 2023 ang American-French actor na si Timothée Chalamet. Ilan sa mga pinagbidahan nitong pelikula ay Wonka, Dune at Call Me By Your Name. Ang taunang listahan ng Most Beautiful and Handsome Faces ay ilunsad ng TC Candler and The Independent Critics mula pa noong 1990. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating napakabuti at napaka-honest ayan, na motor rider. Na alam naman po natin, sa hirap ng buhay ngayon, napakadali po talaga na kumbaga eh, hindi na lang niya isauli sa totoong may-ari po ng nakaiwan po ng wallet na may laman pang pera. O diba, napakadali po talaga na masilaw. At syempre, napakadali po talaga na sabihin na natin, ma-tempt na gawin ang mas madaling bagay na kumbaga, wag na lang isauli ito, kunin na lang po ang hindi sa atin dahil alam naman po natin, sa hirap ng buhay ngayon, makakatulong din naman po sa atin ito at sa ating pamilya. Pero syempre, ang tanong, kaya ba ng iyong konsensya? Kaya ba ng iyong moralidad? Mukhang si Kuya Wilson, hindi. Kaya naman marami ang nabilib sa kanya dahil
napakabuti po ng kanyang kalooban. At syempre, alam naman po natin kung gaano kahirap po mawala ng isang bagay, lalong-lalo na kung nandun yung ating mga importanteng mga IDs at syempre, ang ating pinaghirapan, pinagsikapan po na pera. Malay po natin, 13-month pay yun, bonus, hindi naman kaya ay sweldo nung nakaiwan ng wallet. Kaya naman, saludo po tayo sa ating star, o diba, ng ating trending na mga videos ngayon na napaka-honest po ni Kuya Wilson at syempre, sana po ay tularan rin siya ng lahat ng ating mga nanonood at nakikinig ngayon at ma-inspire tayo sa kanyang pamumuhay. Alam naman po natin na napaka-simple at ordinaryo lamang po ng pamumuhay po nitong si Kuya Wilson. Pero nagawa pa rin po niya at eto nga po, pinili pa rin niya always. Pinipili niya na gumawa ng mabuti. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!